And welcome back na naman sa ating panibagong video. There is a very important warning na kailangan ninyong malaman. Meron na namang bagong mukha si Lee Fire na kailangan ninyong maging aware. Ang dami niya na ng mga bagong strategy para hindi siya mahalata na isa siyang bagong mukha ni Lee Fire. Una sa lahat, paano ko nasabing si Lee Fire to? So marami akong mga evidences na ipapakita sa inyo ngayon dito sa videong to na kailangan ninyong malaman para maging aware kayo, no? Para hindi kayo mag-invest dito sa application na to, okay? So maraming salamat sa isang solid subscriber natin na tumulong sa atin para mahanap itong application na ito and para mabigyan ng awareness. Dahil ngayon dito sa videong to ay investigahan natin mismo itong application na to para makapag-spread ng awareness and para hindi na makapang-loko o makapang-scam pa ng mga tao. Okay? So, bago kayo mag-hate sa akin dito sa videong to, may mga ipapakita akong evidences. So, wala kayong masasabi sa akin, no? Doon sa mga mag-hate sa akin. Ang dami niya nila ginagawang mga gimmick para maipalabas na legit itong application na to. It comes to the point na parang iniisip ko na ito na yung bagong mukha ni Lee Fire. Panoorin nyo na mabuti itong video na to para malaman nyo yung buong detalye. Mag-subscribe ka tayo kasi gumagawa tayo ng mga earning money online tutorials, videos, deep investigations, and so on. July 3, 2022, nang mag-message sa akin ang isa sa mga solid subscribers ko. At ang sabi niya ay, "Hi Lods, good evening. Pwede po sana pa-review nitong platform na ito, si Coin App." Ayan. So, clinic ko yung link na binigay niya. And then, napunta ako sa gantong klase ng registration page. Ngayon, ang first impression ko is parehong-pareho siya ng mga investment website na ginawa natin ng video in the last videos. Okay? Kagaya ni Triangle Bot, ni Bitbank, and so on. Kagaya ni XMAI token, if ma-remember nyo pa yon. So, yung registration interface niya, guys, parehong-pareho. And even yung font mismo, parehong-pareho siya, guys. Kung mapapansin nyo, ayan na. Parehong-pareho siya, guys, and pati yung size nung itong mga graphic designs, parehong-pareho siya, guys, and hindi rin siya portrait, so pareho-pareho silang landscape if dito kayo mag-register sa PC. So that's where I thought, guys, no. Sa unang tingin pa lang, parang doon mo na makikita na this very the same siya doon sa mga dating investment websites. It's like nagki-create lang talaga sila mga panibagong pangalan ng mga investment websites, but then pareho-pareho lang ng templates. Ngayon, paano ko nasabing bagong mukha ito ni Lee Fire? Kasi obvious naman, guys, 'di ba? Ayan, no. Kasi ito, guys, Chinese lang ang gumagawa nito, wala nang iba. Okay? So itong mga Chinese na 'to, naging successful sila doon sa Lee Fire, na pang-scam sa Lee Fire. I'm pretty sure mga nasa 10 million pesos ang na-scam nila from users doon kay Lee Fire, if maalala ninyo. And because of that, ang dami nilang nakuhang pera, marami na rin silang pwedeng ma-sustain para mas gumawa pa sila ng mas maraming websites na kagaya nito, ni CoinUp, ni TriangleBot, ni Bitbank, and so on and so forth. Ngayon, pareho-pareho yung mga purpose ng mga websites na to, which is to mag-invest ka para may return sa'yo. Now, first of all, wala pa itong registration itong mga gantong klase ng website, guys. Okay. So, wala itong SEC registration. Pangalawa, hindi ito legitimate. Okay. So, it is 100% scam. Maraming beses na natin itong na-witness in the past. And kahit ngayon, andito pa rin, nagsisilabasan pa rin. Pangatlo, hindi ito maganda na para pagkuhanan ng source of income, since hindi short term investment lang kasi ito, guys. Okay, so sa sinasabi nila long term, pero hindi, guys, kasi anytime pwede silang mag-close, or ito yung tinatawag na exit scam.
Okay. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi ko. Okay. Kasi dito, napansin ko, ay nakapag-receive ng withdrawal si itong nag-send sa atin. So, nung July 3, nag-send siya ng picture na kung saan nakapag-withdraw siya. Yun, legit na nga. Legit talaga siya, guys. So, nakapag-payout siya ng 728 pesos, 676, and 312. Ngayon, came to my point na parang the same talaga siya kay Leafire. Kasi si Leafire, naging legit din naman siya for at least a month and a half. And right after that is wala na, tumakbo na. So, ngayon, kung mapapansin natin sa Play Store, punta tayo sa Play Store, guys. Ayan, ito, guys, no? So, as you can see dito, guys, meron siyang 4.7 stars and 5,000 plus downloads. So, this is a good thing kasi mababa pa yung downloads. So, magagawan pa natin ng, maisisave pa natin yung mga taong hindi pa nagda-download since sobrang liit pa ng downloads nito. Compared dun kay Leafire na 5.0 stars tapos nasa 1 million plus downloads na. So, very interesting talaga, guys. Okay. Now, if you will see dito sa, ano, sa, kasi may nag-send, kasi may office daw, sa ayon dito sa subscriber ko, may office daw si Cohen App na may mga pictures sila. Kasi mapapansin nyo dito, guys, oh, ayan, oh. Ito daw yung office ni Tony Cohen. So, ang galing talaga, guys, ng mga ginagawa nila kasi may mga pictures silang pinapalabas para magmukhang legitimate sila. Which is the same sa ginawa ni Leafire. Okay, so naglabas si Leafire ng mga fake documents para mailin lang or para ma-convince yung mga tao na legitimate yung kanilang investment service. Which is obviously hindi. No, na-witness ng sobrang daming nakapag-witness na hindi legitimate yung kanilang business. And since hindi sila registered and kahit pinatawa na ng warning yung mga tao na huwag na kayo mag-invest sa Leafire. So, marami pa rin sa ngayon ang nag-invest pa rin talaga. Okay? Kasi ito, guys, ayon kay Steve, ayon dito sa subscriber na to, ito daw yung office nila. But then, ang nakalagay kasi dito, Cohen Software Development Service. Pero pagdating dito sa kabila, Cohen AI Smart Financial Trading Robot. Tsaka isa pa, guys, ito pang masasabi ko. Bakit po tinatawag na financial trading robot? Eh, wala namang trading na nangyayari. Ang nangyayari kasi dito, guys, nagpe-pretend silang trading. Pero ang totoong nangyayari is nag-investment. Okay, so parang investment siya. Ayan, oh, start the first investment. What the hell, bro? What the hell talaga? Kasi sobrang misleading nung ginagawa nila. So, pinapalabas nila na trading daw. Which is obviously hindi. Kasi gumagamit sila ng robot para magkapag-invest ka. And nagpa-promise sila ng mga profit na magre-return sa'yo in a certain amount of, in certain period of time. Which is obviously not the case. Okay? Kasi nakikita naman natin dito na kailangan nila ng investment. And as you can see, may mga robot sila. As you can see, ano, view my robot. So, yung mga robot na yan, matagal na yan na napapansin ko sa mga investment websites, mga illegal investment websites, and sa mga exit scam platforms na palagi nilang ginagamit yung robot. So, kung hindi robot, gumagamit yan ng mga iba't ibang klase ng mga pangalan, like, marami yung ibang pangalan yan eh, pero isa lang ang pinaka-purpose niyan. It is to implement investment, yung maghahawak ng investment mo and magpa-promise na magre-return sa'yo ng profit in a certain period of time. Which is very, very obvious na hindi talaga. Kasi kung normal na tao lang makakakita nito, hindi nila alam na isa pala itong investment. Kasi sa unang tingin, sa description mismo, financial trading daw, pero pagbukas, is isa palang investment scam. Okay? Now, balik tayo doon. Ito yung mga office pictures daw, which is, I doubt na sa kanila to. Ginaya lang talaga. And ngayon, guys, kung may sinend pa silang address nung office nila,
Oo, parehong-pareho sila, pero this is a software development service to guys. So hindi ito trading company. So bakit ganito? So software development service. What? Tsaka may nag-send pa sila guys ng video nila. As you can see, ito Cohen office daw. Oh. Itong isang YouTube video. Ayan, ito daw yung office nila sa US. Ayan, kung papansin nyo guys, ayan oh. Ayan. So, ito daw yung office nila sa US ni Cohen. So, maraming mga red flags ako yung papakita sa inyo, guys. Now, first of all, kahit ako mismo kaya kong gumawa ng ganitong klase ng video. Okay. So, magre-rent lang ako lang. Like, for example, magre-rent ako ng isang office na isang commercial office na unoccupied. Babayaran ko for short period of time na magve-video ako. And then, ang gagawin ko is mag-print ako ng isang banner na ganito. So, then ito-type in ko yung ganyan. Ayan. Okay. Ang bilis, ang dali lang naman gawin yan eh. Diba? So, mag-rent ako kung ako may 10 million na na-scam ko from my other scam platform, siyempre gagawin ko. I-invest ko yan para gumawa ng bagong platform para ipalabas na bago yung na legitimate yung kanilang business. So, sobrang bilis lang naman yan eh. So, itong video na to, itong office na to, hindi sa kanila to guys. Ginawa nila, narenta nila to, and then naglagay sila ng mga props kagaya ng ayan, mga chairs, ayan, chairs. May mga banner din sila guys, ayan, Cohen, ayan oh. Ayan, may mga certificate of documents filed daw. So, sobrang dali lang naman. Nagawa nga nila yung, ano eh, nagawa nilang pekein yan doon sa Liefer. Eh. So, how much more dito? So, kaya ko i-print din yan. Kaya ko rin pumili ng board, ng picture frame. And then, isabit ko dyan. Then, pwede kong i-state na totoo yun. Na legitimate yan, kahit hindi naman. No? And, as you can see, dami pang mga pa-eche-eche dito eh. May mga tubig pa talaga. Ayan. So, ang dami mga props na ginawa nila guys para magbukang legitimate si Cohen. Which is obviously, if ganito kaing grande yung inyong office, then bakit hindi nyo magawang ayusin itong ano ninyo? Kasi halatang ito, halatang HTML, napakasimpleng HTML website, kayang-kayang gawin to ng mga grade 7 siguro. Pero hindi nila maayos eh. Kasi halatang budol talaga tong Cohen ito, no? Ayan o, oh, ang ganda ng office pero yung website ang pangit. Diyan o, oh, gumawa pa sila ng banner guys o. Oh. So, kaya ko rin gumawa niyan. No? So, hindi, wag nyo sabihin na office nyo to. Ayan o, oh, gumawa pa sila ng mga actress para ipalabas na sa US. Okay, so it's easy. Binabayaran niya malaki guys. No? Kasi hindi rin naman, hindi nakataya yung mukha nila dyan eh. No? So, dito sa, ano na to? Dito sa platform na to. So, ano, nag-hire pa sila ng mga so-called businessman, ng mga actors and actresses para masabing legitimate yung kanilang business. So, obviously, hindi naman eh. Mga binayaran lang din yan eh. Ayan o. So, halata naman sa mukha niya, no? Halata na they're just acting this all out. Ayan. Ayan. So, wala naman talagang ano eh. Walang, anong pinag-uusapan nila, diba? Tsaka ito, oh. Ba't nakangiti ito? Sino kausap nito? Ayan, tapos ito bigla magpa-pop up si cohenapp.com. Bro, sobrang ano, sobrang suspicious nito. Ayan, ayan, nagbi-meeting sila. About saan? Kasi kung mag-hire ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kung mag-hire ako ng 11 appointees na mga actors na kunyari nagbi-meeting. So, sobrang bilis lang nun eh. Since malaki naman na yung na-scam ko from my investment sa dati kong investment platform na si Liefer, tapos malaki na yung nadugas ko, eh syempre gagawin ko na to.
siyempre may pang-sustain na ako ng ano dyan eh, panggawa ng video eh. So, nag-evolve yung kanilang strategy para makapang-scam sila. Which is obviously very, very... Oh, ang galing ng ginagawa nila, pero not as... hindi sila mas naging aware na ma-find out din naman ito ng mga tao. Since, pansin naman eh, ayan o. Ano ginagawa nyo? Nagtatype ka? Tinatype? Anong tinatype mo dyan? Hindi nga makita ko anong tinatype mo dyan. Ano? Robot? Yan mo. Nagtitrading sa Binance. Oo, sa Binance. Legit pa yan eh. Pero kung gagamit ka ng coin, wala namang trading sa coin eh. Ang gagawin nyo lang talaga dun is mag-i-invest and may return profit. So, hindi yung trading guys, kundi investment yun. No? Ayan. So, nakiusap ako if okay lang nagawan ko ng video itong Koe na to dito sa isang solid subscriber natin. So, pinagbigyan naman tayo. Pero ang sabi niya, i-blur ko na lang daw yung kanyang identity. Okay? Para din sa safety niya. So, yan guys, i-recommend na please huwag na kayong mag-invest. Please do not invest dito kay Koe na. Because obviously, ito ay bagong mukha ni Liver at sinusubukan niyang i-convince kayo na legitimate itong ano niya, itong platform niya, which is obviously hindi. Okay. So hindi naman talaga si legit si Liver. So for the final conclusion, please do not invest in this website. Thank you for watching guys, and see you guys na lang sa next video.